So, kumusta po ulit mga ka-explorer? So, nandito na naman yung Chef Doro. Kunwari lang. Pero Doro eat ulit tayo ngayon. So, ngayon gagawa tayo ng merienda. May mga natitira pang mga ingredients din sa ref. Baka masayang lang yung mga yon. So, hiningi ko yung natitirang saging na saba ng tita ko, Santi Violeta. So, gagawa tayo ng suman na saging na saba. So, tara, gawa tayo ulit ng merienda. So, una natin kailangan, syempre, ang pambalot. Ang dahon ng saba. Ayop. So, nanghingi tayo ng dahon dun sa saging nila Auntie Fe. Tanggalin natin yung pinakatangka yung nasa gitnang bahagi ng saging na saba para makuha natin yung mismong dahon niya. Katapos, ikat lang natin according sa size na kailangan nating pangbalot. Katapos, kailangan natin ipadaan ito sa may apoy para lumabas yung natural na oil ng dahon para hindi dumakit yung lulutuin natin o ibabalot natin na suman na saging saba. Siyempre, isa sa ingredients natin ay ang toasted peanut. So, may natitira pa akong peanut dito. Tinusto ko na siya. Hanggang mag-brown lang siyang konti, tapos tanggalin natin yung balat. Pagkatapos ay dikdikin natin ito. Oo, huwag naman yung masyadong durog. So, ito na ating mga ingredients sa ating gagawin na saging saba. Siyempre, una dyan ay ang toasted peanut. Sunod naman ay ang ating galapong o yung arena. Sunod ay ating latik. Siyempre, ang ating gatas, evaporated milk. At siyempre, ang ating asukal. At siyempre, ang ating main ingredients, ang saging na saba. Una, kailangan natin balatan yung saging na saba. Pagkatapos, kailangan natin itong i-chop ng cubes o yung maliliit, huwag yung masyado malalaki. Gaya nito, i-strip lang natin siya. Dalawang beses nating lulutuin ang ating suman. So una, lulutuin natin yung saging na saba. Sunod ay ang ating evaporated milk. Ang ating asukal. Sunod ang ating toasted peanut. Katapos yung ating latik. Ito ah, ang ating galapong ay linagyan ko na ng tubig. Oo, para matunaw siya maigi. Tapos ihalo natin to at dahan-dahanin lang natin yung paghalo sa low fire lang. Huwag masyadong malakas yung apoy. Dagdagan pa natin upang ito ay ating matansya hanggang ito ay maging malapot na ganito. Sunod ay ang ating pagbalot sa mixture. So ito na siya. Ayan, lagyan lang sa gilid. Tapos dahan-dahanin at balutin siya. Tapos iupi sa gilid-gilid. Parang ganito. Kung sobra yung dahon, pwede mo siyang tanggalin. Tapos para mas maganda tignan, by 4 kasi ang ginawa ko. So 4 na piraso ng suman. Tapos tatalian mo siya. Gaya ng ganito. Ito yung magiging itsura. Para na siyang maliliit na bag. Ganda. Siyempre, sunod na natin ilalagay sa ating steamer. Again, make it sure na kumukulo na po ang ating steamer bago natin ilagay yung suma na i-steam natin. At tandaan, i-steam to ng 20 minutes. At eto na yung na-steam na suman. Ayan. Ang ganda. Tapos, eto yung loob niya. Ayan. Nakakatakam. So, ito ang ating finished product, ang suman na saging na saba. Salamat ulit!